Buenos dias, señoritas y señoritos. Meron po tayo follow-up na ulit dyan sa statement ni Sarah kung saan nire-retag niya po yung sumali dyan sa week-long tigil pasada ng mga jeepney groups who are opposing the PUB modernization program. Kasi nga po wala nga mga safeguards, wala mga ng mga matinong ayuda. Ngayon nga, umaakyat. The more I read the news, the more noon lumabas sa Senate hearing, 2.2 to 2.3 million ang halaga ng modern jeepney. From the 150 to 300, 250,000 na binibilan nila ngayon. Magiging 2.3 to 2.2, ganon. And then ngayon, 2.8 na po. Meron sinabi sa LTFRB sa presscon today, 2.8 million na. So, saan makukuha yan ng mga jeepney drivers? Samantala, yung halaga nga noon na 150 to 250 na binibili nila na jeepney, pahirapan na nga sila. So, dahil po dito, marami nagalit kay Vice President Sara Duterte kasi wala na nga siya solusyon na binibigay. Ginamit pa niya na yung red tagging na akala niya panahon pa ito ng tatay niya. Nung panahon ng tatay niya po, halos pati tayo tanggap na natin yung mga red tagging na yan. Pero ngayon po, itinapon na yan policy ng Marcos administration. Hindi na gaano popular yan policy na basta i-criticize mo yung gobyerno, kaagad komunista ka na. Kahit si Vlogcaster po, dati ganyan parati yung mga akusasyon sa akin. Ngayon, medyo nawala na kasi yun po, wala na si Duterte sa pwesto. Pagkatapos si Marcos, hindi naman mahilig mag-red tag. Pagkatapos, inabandon na nila yung palisiya na ganyan when they pass the budget of the NTFL-CAC. Wala na yung red tagging, kundi tulong na lang sa mga tao na biktima ng mga or mga lugar na kung saan may problema ng terrorism and rebellion. So kaya po both Vice President Sara got it really hard. Kinuyog po talaga siya sa social media, both from the sector of the academic NGOs that are associated with her, na kasama niya sa education sector, and also po yung mga taong bayan na hindi naman necessarily nakikisimpatiya rin sa mga driver, kung sa kanila lang ang main kwan lang nila, ang main na argument lang nila, o ayan na ang vice president na ibinoto nyo, ayan na ang unity, tahimik na lang kayo, unity na lang kainin nyo, sakay na lang kayo sa unity, umasa na lang kayo sa unity, sa Taliano Gold at saka sa 1 million per boat na kung saan lumabas na parang engot yung mga bumoto, dahil hanggang ngayon napahiya sila, wala pa rin. Mag 1 year na, wala pa rin, nabudol-budol talaga sila. So kaya marami na nagsisisi, kasama na rin po sa mga jeepney driving, sa mga transport sector, na it turned out tumulong pala sila kay President Bongbong Marcos sa campaign, dahil hindi lang sila pinamisan na pagbutihin yung sector nila and they will gain help from the government, but also pati pabahay daw po yung pala ang kwan sa kanila, ang ihahambalos pala sila nitong in the end sila rin pala ang kawawa, dahil binalik pa rin po itong Duterte program na PUB modernization program, kung saan 400 billion plus kailangan bumuo ng mga drivers all over the country para bumili ng 180,000 jeepneys to replace the old jeepney. Kaya sabi nitong representante ng Alliance of Concerned Teachers or ACT na si Vladimir Quetua, shameful daw yung pagre-red tag na ginawa ni Sara Duterte.
kaysa daw i-address niya yung concerns ng mga teachers and students due to looming strike, eto pa siya nagmamarites, nagmere-red tagging. At tulad ng sinabi natin sa vlog noon, sana ginamit na lang niya yung 100, kaysa nagdagdag siya na naman tungkol sa red tagging na hindi na talaga uso sa panahon ngayon. Tapos na yun. Gagamitin sana lang sana niya yung 150 million allowance or pork barrel niya dyan sa budget ng Department of Education para tulungan, bigyan ng mga sasakyan, yung mga bigyan ng mga bus or mga van yung mga estudyante na stranded at saka mga teachers. Sana yun ang ginawa niya. O kaya, if she's feeling generous, yun, yung almost 2.3 billion na budget ng Office of the Vice President, kung saan malaki dito yung confidential intelligence funds. This is the time to use that for a good governance program daw. And this is good governance already. The teachers and the students need this now na. Kailan pa? So kung wala, tulad ng sinabi natin noon, kung wala ka lang sana masabi maganda, BP Sara, tumahimik ka na lang kung hindi ka naman makatulong talaga. You're just becoming part of the problem. Kaysa you are working to give solution and to help those affected by the nationwide strike. Sabi nga niya ni ACT Chairperson Cueta, it is appalling to hear from the secretary who just admitted a month ago that the CAG government has failed our teachers. Her accusations that we aim to keep our students poor and uneducated. Yun, tama. Kasi last month po, inamin ni Sarah na nung sa budget hearing, sabi niya, humingi pa siya ng more billions. Give me more billions because the government failed the education sector. At inakusahan pa niya yung mga sa education sector of working to keep the students poor at saka uneducated para mas malaking budget makukuha niya, ganun. So, pero ngayon, wala na siyang gaanong sinasabi about this problem. So, sabi ng ACT, lumabas talaga na she was just using yung education problem to justify her budget. At ngayon nakuha na niya, andyan, balik na naman. Hindi ba NTFL ang nagre-red tagging? Hindi ba ang military dapat ang nagre-red tagging? Di ba ang police dapat at DILG ang nagre-red tagging? What is the office of the Vice President or the Office of the Education Secretary doing in this red useless and stupid red tagging program na as corrupt and as a failed program as the Duterte administration, the father. So yan po. Kaya sabi ng ACT, Sec Duterte should open her eyes to the reality that our schools, teachers, and students do not live in a vacuum. We live in a society that is now embroiled in deep economic crisis. So yun. Sarah should open up her eyes na makita may mga economic problem rin both yung teachers and the students. So, kaya nga, tulad nito, kung hindi ka makasakay, absent ka 1 week ka absent sa school, kung wala ka data, wala kang load, wala kang matinong computer, hindi ka rin makakapag-aral sa online. At saka, yung mga public school ata, hindi ata sila napagandaan yung online eh. So, paano mangyari ngayon? Tuloy-tuloy pa rin sila. Or, class suspended. Pero sino magiging bobo sa class suspension na yan? Siyempre, mga batang estudyante. So, yun. Yun po, sabi pa rin ng Kwan, sabi pa rin ng Student Christian Movement of the Philippines, yung deklarasyon daw ni Sarah shows shows na she is part of the education or learning crisis in the country. Kaysa daw insultuhin yung teachers and students, dapat she should work to help them. Yun. At saka sa social media naman po, nabasa natin yung mga comments.
Meron po dito yung sa kwan po dito sa Inquirer po. Grabe eh. Ang daming comments, thousands ang views dito. Sabi pa ni Brian Ruiz Bahena, I wonder how the drivers who voted for this tandem will react to being called a communist by the exact same people they supported and voted for. Tama naman po, kasi inamin ng mga drivers, binoto nila si Marcos at nakipag-dialogo sila kay Marcos, at Marcos assured them na hindi niya ito ibabalik, hindi niya ito i-implement program na ito ni President Duterte. Sabi ni Brian, gaslighting and red tagging at their finest. Yun, yung gaslighting, yung kasalanan niya, binabato niya sa iba. Pinitapo niya sa iba. Kasi parte na siya ng Marcos administration, at yung tatay niya ang nag-introduce dito sa corrupt na PUB program na ito, according to Senator sa Rafi Tulfo, Joel Villanueva, at Grace po, na meron talaga naglalaway sa multi-billion, what, 400 billion na budget o kontrata para sa panibagong mga PUVs. Sabi ni Edward Dean Macandog, so entitled ang feeling ni BP Sarat to the so indifferent to the plight of the marginalized poor sector, transport sector. Napakawalang hiya ng BP, who is so obsessed with her use of confidential funds. Yun. Sabi rin ni Edgar Luisma, kaysa daw nag-red tagging, Sarah should have provided solutions rather than engaging in blame game. Sana daw tumulong na lang siya. Kasi may valid grievances naman daw yung mga drivers. Sabi ni Ray Gonzales, Vice President ka pero wala kang silbi. At di ka makapagbigay ng solusyon sa problema. Red tag na lang para ma-comment sa issue. O kwan lang. Or mema lang, may masabi. At saka sabi rin ni Dan Nicolas Dadivas, wag na kayo magreklamo sa gobyerno. Makipagtulungan na lang kayo, mga tsuper. Unity ang kasagutan diyan. Lalo na sa bumoto sa tandem nila. 'Yun, yung kayo naghihirap diyan. Bite your lips na lang kayo sa paghihirap nyo ngayon. Kaya so lang 'yun na kwan tayo. Damay-damay tayo lahat, kasi kahit yung hindi bumoto sa kanila, kwan rin, apektado rin lahat. So yan po, that is our take on this issue ngayon. Pakikalat na lang po so that we will know who to vote for. Unti-unti na nakikita natin ang real character, ang matapobreng character ng mga public officials natin. So please bear in mind about this issue during the 2025 local and senatorial election and the 2028 presidential, vice presidential, and senatorial and local election. May we vote for the candidates na may malasakit talaga po para sa tao. Hindi yung naghihirap na tayo, ang solusyon niya ang pupukpukin pa tayo ng red tagging kaysa tulungan na lang tayo. So please also share this to your friends and tell them to subscribe to the Blogcaster Armandine channel, both sa YouTube and Facebook. And thank you very much for watching, and see you in my next vlog.